Ito yung original na side mirror niya. Yan, medyo mataas. Ngayon, ito nga yung bagong bili natin. Ganun yung kulay. Medyo blue yung kulay niya. Tapos ito naman clear puti. So, pag ganito siya. So, try natin kabit. Oh, alas magkabigat rin. Magkasing bigat rin lang pala. Kala ko eh, nabigat yung bago. Alas paras na pala. So ito, kailangan ng Allen wrench 6mm. Yan. Oh, okay. Alright. So yung ano niya, hindi siya basta iniikot lang. Para siyang mayroon siyang ngipin, mayroon siyang degree kung anong gusto niya. So magiging paganto ang itsura niya. Taas natin ng konti. Side. Tingin ko yan okay. Also yung frame niya na tornilyo medyo maikli. So hindi na natin ito pwedeng magamit. Yung pinaka-lock niya. So hindi ko lang sure kung luluwag siya pag tumatakbo na. Kasi nga hindi natin ito pwedeng itungpay naka washer na to. So ganyan ang mayayari lang ngayon. Kahit ako sa inyo. So medyo mababa siya. Medyo alanganin doon sa brake. So kailangan pa rin itong ikabit, pero kailangan kong kumuha ng medyo mahabang screw para medyo tumaas siya ng konti. Yun. So sa ngayon, ganyan na lang muna. Kailangan pang bumili ng medyo mahabang screw. Kasi ganito dapat siya kahaba. Yun. So kung ito yung ulo niya, so mga times 2 yung haba pa niya. Yan yung itsura niya. Alas parang lang na side mirror, di ba? Ayun. So yung kailangan natin, kailangan ko pang ilagay ito para medyo tumaas ng konti. Kasi nga, yun, natatamaan niyo yung ano. Medyo mababa siya, pero saka pa naman yung labas. Kaya yun, medyo okay naman. Ngayon, tatry ko. Kaya ako, kung okay. So kailangan talaga ikabit yung ano, yung washer na medyo makapal kanina. Kasi na yung brake lever niya, tapos yun, tumatama. So kailangan medyo taas ito ng konti para hindi ko masabi. Pero mas okay ito dun sa ano, sa original niya, kasi kitang kita talaga yung ano, yung likod. Maganda, okay siya.
itsura na ngayon. Ayan yung itsura niya. So mas okay to kaysa dun sa sabi ko dapat yun nga. Dito kukuha ako. Ayan yung itsura ngayon. Hindi masyado halata na mag-save ngayon.